Bermuda Triangle, isa sa pinakakontrobersyal na parte ng karagatan sa buong mundo. Dahil alam mo ba na ang lahat ng dumadaan dito, mapabarko man o aircraft, ay bigla na lamang nawawala na parang gula. Pero kapatid na Win, bago natin simulan ang lahat ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat! Ang mundo ay nababalutan ng 70% na katubigan at iilan pa lamang dito ang nadiskubre. Sa lawak ng karagatan ay may ilang species pa rin ang hindi nadidiskubre dahil sa ito ay nasa pinakailalimang bahagi ng karagatan. Ayon sa mga sabi-sabi na ang Bermuda Triangle ay ang isa sa pinakamalalim na parte ng karagatan sa buong mundo at syempre dito din daw matatagpuan ang iba't ibang uri ng isda at kakaibang species na hindi pa nakikita. Ang Bermuda Triangle ay kilala din sa tawag na Devil's Triangle or Hurricane Alley. Ito ay isang rehiyon sa kanlurang bahagi ng Atlantic Ocean at napapabalitang ang lahat ng nagtangkang dumaan dito ay bigla na lamang naglalaho. Tinatayang nasa 50 na barko at 20 eroplano na ang nagtangkang dumaan dito ngunit lahat sila ay hindi na nakita pa kailanman. Ang dagat na ito ay nasa gitna ng Bermuda, Florida at Puerto Rico. Dahil sa pangyayaring niyang kapatid, kanya-kanyang teorya ang mga tao kung bakit nga ba nawawala ang lahat ng taong nagtatangkang dumaan sa karagatang ito. May mga nagsasabi na may halimaw daw sa ilalim nito o di kaya mga alien. Nagkakaroon din daw ng malaking ipo-ipo sa gitna ng karagatang ito na siyang humihigop sa lahat ng magtatangkang pasukin ng Bermuda. Pero kapatid, lahat ng yan ay teorya lamang. Hindi naman ito napatunayan, bagkus pinagkwentuhan lamang. Pero ang malaking katanungan dyan ay bakit nga ba hindi nakakabalik ang mga taong pumapasok sa parte ng karagatang ito? Taong 1944, ang isang pilotong Hapon ay nagkaroon ng kakaibang karanasan habang siya ay nasa labanan sa pagitan ng Japan at Amerika. At ang taong ito ay si Toshiaki Lang. Ayon sa salaysay niya na meron daw siyang nakitang isang malaking halimaw sa karagatan ng Bermuda habang siya ay nasa himpapawid. Ayon din mismo sa kanya na ang halimaw na ito ay maihahalin tulad sa isang serpent. Meron itong dalawang naglalakihang pakpak na siyang gamit niya sa kanyang paglangoy at nasa 50 to 100 feet ang haba at nakakatakot ang itsura. Pero dahil siya lang ang nakakita ng nilalang na ito, inisip ng ibang mga tao na siguro gawa-gawa niya lamang ang kwento. Ngunit may mga tao din talagang naniniwala sa nakita ni Toshiaki Lang. Tumungo naman tayo dito. Ang unang taong nawala sa Bermuda. July 10, 1945, Thomas Arthur Garner, kasama ang 11 crew member nito, ay naglaho matapos isagawa ang isang radar training flight. Nagsimula ang lahat ng ito nang umalis sila sa Naval Air Station, Banana River, Florida, ng 7:07 p.m. noong July 9, 1945 at huli silang nakausap sa radyo noong 1:16 a.m. July 10, 1945 at mula nun kapatid, hindi na sila nakontak pa. Nagsagawa pa ng rescue operation ng 10 days ngunit wala silang napala. Sinasabi na napadaan ito sa Bermuda at hindi na nakita pa. Sinasabi na isa ito sa pinakaunang nawalang tao sa Bermuda Triangle. Ang sumunod na nawala dito ay ang tinatawag na Flight 19. Ito ay isang grupo ng mga torpedo bombers na magsasagawa ng routine training flight ng December 5, 1945 ng alas 2 ng hapon.
at magtatagal ng 3 oras ang kanilang exercise na gagawin na tinatawag naman nilang navigation problem number 1. At pinangungunahan ito ni United States Navy Lieutenant Charles Taylor. Kasama nito ang 13 mga piloto. Sa pagsasagawa nila ng training ay nagkamali sila ng rutang tatahakin hanggang sa wala na silang makitang isla. 3:45 PM nang tumawag si Taylor, pero sa pagkakataong ito halatang siya ay kinakabahan na at nalilito. Ayon sa kanya, nawala na silang makitang isla at nawawala na sila sa direksyon. 4:45 PM naman, kumpirmado na si Taylor at ang grupo niya ay nawawala na. Sinubukan pa itong hanapin, ngunit wala silang nakitang bakas kung nasaan sina Taylor at ang iba pang mga piloto. Nagkamali kasi sila ng rutang sinusundan. Ayon dito, na ang daan na ginawa nila sa kanilang exercise ang naghatid sa kanila patungo sa Bermuda. Ang makikita mong triangle sa litrato ay ang tinatawag na Bermuda Triangle at bawal pasukin ang lugar o karagatan na iyan dahil malamang sa malamang hindi ka na makakabalik pa, tulad na lang ng Flight 19 na nagkamaling pasukin ang loob ng Bermuda. Isa sa pinakamalaking insidenteng naganap sa kasaysayan ng Bermuda ay ang USS Cyclops na tinatawag, ang barko na naglaho na parang bula. March 4, 1918, ang barko na ito ay may 306 na mga crew member at mga pasahero mula Barbados patungong Maryland, at ito nga ay yung barko na USS Cyclops. Ito ay isang Navy cargo ship na may haba na 542 foot at noong araw na iyon ay may dala din itong 10,000 tons ng manganese. At habang binabaybay nila ang karagatan ay okay naman ang lahat, walang naging problema, mapayapa ang dagat, walang bagyo o kahit anong kalamidad. Ngunit sa isang saglit ay bigla na lamang itong nawala sa mapa. At simula noon, sa 306 na crew member, kahit isa sa kanila ay hindi na nakabalik pa, maski ang barko ay hindi alam kung saan napunta. Sinasabi na ang ruta na dinaan nito ay patungong Bermuda. Hindi alam kung nagkamali ba sila o hinigop sila ng tubig patungo doon. Isa yan sa mga teorya na tinitignan ngayon. So ito ang pinakamalaking katanungan dyan. Bakit nga ba nawawala ang lahat ng mga barko o eroplanong dumadaan sa Bermuda? Ito yon. Ayon sa mga siyentipiko na nagmula sa Universidad ng Colorado, napansin nila ang kakaibang forma ng mga ulap dito. Meron itong hugis na hexagon na siyang kakaiba sa lahat dahil ang ganitong uri ng ulap ay nagpo-produce daw ng isang air bomb. Ito daw ay pinapasukan ng malalakas na hangin na siyang tatama sa karagatan at gagawa ng isang malaking pagsabog at gagawa ulit ng isang malaking pag-alon o tsunami na siyang sisira sa lahat ng bagay na mapapadpad sa Bermuda Triangle. Mapa-eroplano man yan o barko ay kaya na itong wasakin sa isang iglap. Kaya naman napakamapanganib talaga pumunta sa Bermuda Triangle o sa Devil's Triangle. Yan ang sabi ng mga siyentipiko at napatunayan naman nila ito. Nakita din naman sa satellite ang kakaibang forma ng mga ulap sa Bermuda Triangle. Nagbabala din sila na napakapampanganib talaga kung lulugsong ka o papasok ka sa Devil's Triangle. So kapatid, naita mo na ang Bermuda Triangle o ang tinaguri ang Devil's Triangle. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman. This is WinYT. Maraming salamat sa panonood mo. I'm out.